Hello, hello, hello! Welcome back sa ating channel, JC Marino TV. Yan. So for today's vlog, guys, no, ipapakita ko sa inyo yung loob ng wheelhouse natin at yung tinatawag na bridge sa barko. So itong wheelhouse, guys, itong bridge na yan, dyan mo makikita, guys, yung mga equipment sa barko na ginagamit namin for navigations. Yan. So, excited naman kayo, guys? So, come on! Huwag natin patagalin pa. Puntahan na natin. Yan. So, let's go, roll on! Yan, so kung makapansin nyo, guys, no, sa entrance pa lang nitong wheelhouse natin sa bridge is meron na tayong itong dim light na red, no? Kasi during night time, guys, madilim yung loob ng bridge natin. Madilim yan dyan. Lahat ng ilaw nakapatayan, no? Naka-off yung lahat ng ilaw na yan. So, para makita mo rin itong hagdan paakyat, so meron tayong red dim light dito, no? Dito sa taas. Para at least pag akyat mo, ikitang-kita mo yung bawat na steps, guys. Itong hagdan natin. Ayan. Ayan. Ayan, so guys, no? Andito na tayo sa bridge, guys. Pero guys, no, alam nyo, meron dito sa barko na talagang, merong equipment dito sa barko na talagang kinamamanghaan ko. Yung kinamamanghaan ko, guys, no? Kasi akalaan nyo, dito, guys, tingnan nyo. Itong steering wheel natin, kasi most likely sa ibang barko, guys, malalaki yung steering wheel nila. Yung manuman yung manabila ng barko. O sa sasakyan pa yung manubila, guys. Itong steering wheel natin, guys, is napakaliit, no? Ito, guys, oh. Yan. Ang liit, guys. Yung sa ibang barko, di platito kalaki, no? Siguro mga ganito yan. Pero ito, guys, sa barko natin, ang liit ng steering wheel niya. Kita mo naman, no? So, kung liliko ka sa left, o port side, yan. Or sa right naman, starboard, pihitin mo lang yan. Ang liit, guys. So, ginagamit ito, guys, pag manual steering. Ano na, pag approaching kami ng apuerto, pagkukuha ng piloto, guys, no? Or sa river passage kami, guys, ginagamit namin ito. Ang liit, guys, oh. Tingnan mo. Hindi mo na kailangan magmaniho ng ganyan. Ganyan kalaki. And aside dito, guys, meron din tayo itong lever type. Yung lever type, guys. So, same lang sila ng gamit, guys, no? Kung kakambyo ka sa port side or left, then kung sa starboard naman ay right. Yan, so aside dito, guys, sa steering natin, meron din tayong emergency steering. So, in case of engine failure, guys, or blackout, so pwedeng gamitin itong emergency steering natin, no? For rudder use. So, on lang natin itong pump, dalawang pump na yan, tapos switch mo yung override, and then pwede ka nang kumambyo kaliwa o kanan by this button. So pinutin mo lang yan, guys, no, sa desired courses mo. Yan, ang ganda talaga ng design ng barko na to, guys, no? Napaka high tech na. And of course, no, dito sa harap, guys, dito sa panel na yan, meron tayong GPS, guys, no? Ito ay global positioning system. So nag-emit ito ng signal dun sa satellite, and then binabounce back ito, guys. So napoprovide siya ng position. And then meron tayo ditong ECDIS. So Electronic Chart Display Information System, guys. Itong ECDIS natin, guys, dito tayo gumagawa ng ruta. For example, galing kami ng Latvia, Lipaya, Latvia, guys, no? So dito yun sa may Baltic Sea. Dito yun sa may Baltic Sea, guys. Galing kami rito, guys, sa may Baltic Sea na yan. Sa galing kami rito, guys, sa may sa Latvia na yan, sa Latvia. Lipaya, Latvia. So zoom in natin para makita nyo.
Yan, so galing kami dito, guys. Ito yung puerto ng Lipaya, Latvia. Din gumawa ako ng ruta. No? So yung ruta niyan, guys, yan ay i-follow ng barko natin. Yan, safely into our destination, guys. So yan ang susundin niya para makapunta tayo sa ating destination. So zoom out natin. Yan. So diyan kami dumaan. Yan. Sobrang yung zoom out na din. Ito. Diyan, guys, dumaan kami dyan sa traffic separation hanggang sa nakarating kami dito sa Copenhagen, Denmark. Yan. So, makikita kami dyan. Lumiko kami dito sa may north ng Middle Grands Island na yan. And then, andito na yung barko natin ngayon, guys. So, nakarating tayo sa puerto ngayon. So, ito nga, andito tayo sa Copenhagen Port na yan. Puerto na yan siya. So, isa pa sa kinagandahan nito, guys, no? Kasi, paperless tayo, guys. Wala tayong chart, no? Wala tayong paper chart. Meron tayo ito, guys. ENC lang. Electronic Navigational Chart lang. So, dalawa yan, guys. No, meron tayong backup computer na isa. Meron tayong backup ECDIS na isa. So, wala na kaming paper chart na ganito, guys. Ito yung paper chart. Ito yung sasabi ko na paper chart. Kasi ginugit-gugitan natin ito ng course natin dito. Na i-follow ng barko. Pero wala na ito, guys. Meron lang kami ito isa kasi si Kapitan nag-file siya ng exemption ng pilotage dito sa Denmark. So, pinag-aaralan niya itong approach niya, guys. Approach ng puerto. So, advantage talaga ito, guys, no? Kasi paperless na. So, bawas workload na rin siya, no? Sa mga sigma natin. Kasi nga, daming paperwork sa ng mga sigma na. So, kabilaan yan, guys. And weekly naman, no? In-update natin to para updated yung chart natin for weekly correction naman. Kasi, from time to time, guys, may mga changes dyan sa dadaanan natin. May mga navigational warnings dyan. May mga changes dyan sa mga buya na yan. Kaya, every week, kinokorrect natin yan. Through online na rin, no? Through online na rin. So, meron din tayong radar dito, guys. Meron tayong radar dito. Ayan. So, itong radar natin, guys, no? Alam nyo ba, guys, na yung radar pala? Ginawa pala ito nung before World War II, guys, no? Para sa mga military, guys. Ginagamit nila ito for detecting targets or approach, guys, ng mga kalaban nila. So, as time passed by, no? Na-absorb na rin ng shipping industry at saka aeronautic industry, guys. Kaya ginagamit na natin ito ngayon. No? So meron naman tayo itong dalawang radar din, dalawang radar monitor, guys. Pwede mo naman siyang piliin kung X-band o S-band ang gamitin mo. X-band, no, 3 cm radar, no, ito yung nakaka-pick up ng signal lang. Start natin. Ang 10 cm radar naman, guys, is yun yung S-band. So magamit useful siya, guys, no, sa mga coastal, yan, sa mga malapit na target. And then on this side, guys, no, meron din tayo ito yung keyboard ng ECDIS natin. Yan. Ito rin yung keyboard ng radar natin. Yan. So kita niyo yung barko, guys, ito. Itong barko na yan, yung gross freight na barko na yan. So yan yun sa harap natin doon. Yan. So on this side, no, meron din tayo itong radio, guys, VHF radio. So ito yung ginagamit natin na for ship to ship or broadcasting, guys, no. Yung tatawag tayo ng ship to ship, tatawag tayo sa kaplang barko or tatawag tayo ng coast stations or pilot, no. Ito yung ginagamit natin, guys. So meron tayong dalawang VHF diyan, ito saka itong isa. On this side naman, guys, meron tayong engine order telegraph, no. So, ito yung nagbibigay ng order dun sa makina, guys, dun sa engine room. Ahead tayo or abante. Abante mo lang ganun. Kung atras tayo dito ganun. By the way, guys, no, sa barko, guys, wala tayong brake ito, guys, no. Hindi katulad sa mga sasakyan na pag gusto mong huminto ay magbe-brake ka lang. Ito, guys, walang brake dito, guys, no. So kailangan pag approaching ka ng danger, kailangan ahead pa lang na-assess mo na yung situation. Para
maka-take action ka earlier guys, no? Earliest, the most earliest guys. So meron tayo rito engine or telegraph guys. Ito naman yung pagka-control, so pwede mo naman yung pipitin guys ng lever natin. Kung gusto mo nang kung hindi gumagana ito, meron tayo itong backup guys. Yan. So yung RPM RPM indicator niya. Meron tayong searchlight dito. Itong searchlight naman natin guys, no? Automatic rin ito guys, no? Pag on mo nang ganyan, ito lang yung itong lever lang galawin mo para magalaw yung searchlight mo nang bababa, pataas, left or right, no? Wala na yung manual na ikut-ikutin mo guys. Wala na rito. So talagang na-improve na nila yung technology sa mga barko guys, no? Ito naman guys, bow thruster natin, no? Meron tayong sa hindi pa nakakaalam ito kung ano yung bow thruster guys. Meron tayong propeller din sa harap, sa forward, sa forecastle natin, sa bow. Meron tayong propeller diyan, no? In case pagalawin mo yung forward natin, guys, ito lang yung gamitin mo. So kung gusto mong pagalawin yung forward ng barko natin sa left, so pitin mo lang ito, no? Doon sa left. Kung gusto mo naman pagalawin yung forward natin sa right, pitin mo lang ito, no, sa right. Yan. So malaking tulong yung bow thruster niyan, guys. At dito, meron din tayo ritong smoke detection system para sa bodega yan, doon sa cargo hold natin. In case merong sunog or may apoy, yan. In case merong apoy guys, alam mo yan. Meron din tayong fire detection system guys, no? In case merong heat or fire or smoke dyan sa accommodation, engine room guys, no? Alarma ito. Alarma yan guys. So at least alam ng officer on watch na meron nangyayari dun sa loob. May sunog ba or may apoy? Yan. So meron din tayo rito fire pump. Meron tayong emergency. Meron tayo general pump. Ginagamit ito sa ballasting. Yan. And then meron tayong 24 volts batteries guys. Ito sa mga kuha natin, equipment natin dyan, like this and the radar. Meron din tayong magnetic course indicator, and meron din tayong gyro repeater doon sa taas. Yan. Yan. And then the speed lug, window wiper, no, kung gusto kong medyo maulan, no, meron ito window wiper. Try ikutin mo lang 'yan. 'Yan. So, gagalaw na siya. Meron din tayo ritong indicator, ha, guys. Indicator panel ng engine room. So dito mo malalaman kung ilan na yung load ng makina natin, kung ilan na yung RPM nito. Kung ilang percent na. So makikita mo dito 'yan, guys. Kung ilang percent na. So temperature niya makikita mo rin, TC outlet niya. 'Yan. And then and then ito naman guys, ito yung switch ng river pilot natin, itong lever natin yan. Pull mo lang yan, ikutin mo lang yan, tapos pwede mo na itong magamit. So meron naman itong engine and bridge indicator guys. Kung gusto mong start ng engine, so switch mo lang ito sa start in engine. Start engine, yan, switch mo lang yan dyan. So start na ni chief engineer yung makina natin. And meron nito yung ditong RPM indicator guys, no? At yung pitch. And aside from that guys, meron nito rito eco sounder, no? So ito yung eco sounder guys, no? Dito mo malalaman kung ilan na yung depth ng tubig mula doon sa bottom ng barko o yung sa ipinakalali ng barko, or tiyatawag at tinakil. So ngayon guys, meron din tayo ditong 3 meters. So mula doon sa ilalim ng barko natin, yung sa pinakilalim ng barko natin guys, hanggang doon sa ground ng tubig, 3 meters yung depth niya. So nag-emit na lang siya ng echo, and then magbabounce back doon sa ground, and then babalik ulit sa barko. So yun yung ang pagsukat niya ng depth guys. Meron din tayo rito general alarm, in case of emergency. Pinutin na lang natin yan.
navigation na lights, yung in case of underway tayo guys, kailangan naka-on yung mga navigation na lights natin. At meron nyo tayong signal lights kung naka-anchor tayo guys, naka-anchor or not under command. So ito lang ilaw, pailawan yun. Yan. So tingnan nyo naman guys, oh, yung makina ng barko natin, Rolls Royce yan guys, hindi yan basta-basta. Yan. So sa horn naman guys, no, meron tayo dito. Meron tayo para sa horn yan. Ito, pinutihan natin kung ano yung gusto natin desired na busina, busina ng barko. And then yeah, same ito guys, meron tayo rito ng ignis saka radar. And then switch ng lighting natin. Yan, yung mga lighting guys. Lahat ng mga ilaw andyan. Pati yung mga hold fan, yung sa cargo hold natin. Saka mga entrances, dyan, mga switch na yan. And then, watertight door sensors guys. Dito yung mga sensor, yung mga pintuan din sa harap, sa prua, sa forward. May mga sensor yan, kung sarado or bukas. Kung sarado, so ilaw itong close. Kung bukas naman, ilaw itong not close. Dyan. Yan, so ito yung main equipment dito guys, no? Sa for navigation. And then, punta naman tayo dito sa gilid. Ito sa starboard side wing. Dito sa starboard side wings guys, meron din tayong control ito, no? Same as doon sa gitna. Meron tayong engine telegraph, no? Steering wheel, bow thruster, searchlight. Yan. So kita nyo guys itong steering wheel na yan. Ang liit guys, oh. Ikutin mo lang yan. Parang plato. Yan. Meron din tayong busina or whistle. Yan. So kabilaan yan guys. Meron doon sa kabila na wing, doon sa port side. Doon sa port side guys. Meron yan doon. Meron yan dito. So itong wing, itong bridge natin guys is totally closed to guys, no. Hindi mo na kailangan lumabas pa ng bridge para makapunta sa wings natin. So dito, kasama na itong wings guys, naka totally closed na yan siya, enclosed na yan siya ng salamin. At doon naman sa kabila, ito naman yung sa yung control sa port side, sa left side wings guys. Yan. So makikita mo naman ito sa gilid guys eh. Yan, makita mo naman yung sa ilalim. Yan. So same lang yung control guys, dito sa dito sa kadoon. Makikita mo rin naman dito sa gilid guys, oh, kung habang nagmamaneuvering si kapitan, makikita niya naman ito sa gilid. Yan. Yan, kung nakadikit na ba tayo or wrong side. Yan. So dito naman na side guys, no? Meron tayo ritong Inmarsat C. So ang purpose nitong Inmarsat C guys, no, is for distress alerting, enhanced group call, and then reporting guys, no. So pwede kang makasend dito ng messages, and then naka-receive ka rin ng NAB warnings to sa AGC natin, and meteorological warnings guys. And then pwede ka rin sa distress alerting, no, pwede ka rin mag-send dito ng distress in caso, in case na wag naman sana ay lumubog yung barko or may important distress tayo na nagaganap. So press lang natin itong distress button. So kabilaan yan guys, dalawa yan. And then meron din tayo rito navtex, no. Itong navtex naman guys, receiver naman ito, for NAB warnings din, meteorological warnings guys. Pero kailangan mo pang piliin yung station niya kung saan puerto ka papunta, tapos may madadaanan ka ng mga stations. So kailangan mo i-activate yung mga stations na yon. And meron din tayo rito MFHF na radio, no? Yan sa gilid na yan. Yan, meron din tayo dyan guys. And then portable GMDSS radios. And then firefighting radios guys. Ito naman na ultra high frequency ito guys, no, para sa firefighting guys na radio. So mayroon tayong computer dyan for messages, for mails. Diyan natin na ginagawa yung mga pre-arrivals natin guys, mga port documents. Diyan meron tayong backup computer dito, meron din, no, printer na Inmarsat C, meron din dyan.
And then, doon naman sa kabila, guys, is yung merong maliit na mini kuan dito, guys, no. Dito naman nakatambay yung si kapitan sa kayong owner ng barko na to, guys. Sa area na 'yan. Meron tayong TV diyan na flat screen, 'yan. And then meron tayong coffee maker, guys. So, hindi talaga mawala yung coffee maker na 'yan, guys, no. Kasi hindi maiwasan talaga na sobrang pagod diyan sa pagtatrabaho mo sa on deck sa kubyerta, and then wala ka pang tulog, kulang ka tulog. So, kailangan mo rin ng kape. So, meron tayong coffee dito, guys. 'Yan. Ayan. So ang laman ng ref natin, guys, is yun. So may honey dyan, may gatas dyan, no? May cream dyan, whipped cream. Yogurt, no? Yan yung laman ng kuha natin. May sosis pa dyan, guys, kay kapitan yan. Yan, so yung iba naman, guys, meron naman tayong pyrotechnics dyan sa ilalim dyan. Yung immersion suit natin sa life jacket dyan sa ilalim ng mga upuan. Yan. So, first aid kit, meron din tayo rito sa loob. And then mga books and publication natin, guys. So, dito. Yan. Dyan, guys. So yung lapad pala ng barko natin, guys, no, mula dito hanggang doon, guys, doon sa pinakadulo is 16.13, so 16 meters, so 16.13 meters, guys, no, yung lapad dito ng barko natin, guys. So from here papunta doon, guys, punta doon. So yan yung lapad, guys, no, yan yung lapad ng barko natin, no? At yung total length naman ng barko natin, guys, mula doon sa pinaka pupa niya or pinaka aft niya, no, hanggang doon sa forward, doon, guys, sa bow niya, ang haba naman noon, guys, ang haba naman ng barko nato is 118.14 or 118.14 meters, guys, no? So ganun kahaba yung barko natin, guys. Yan. Papunta yan doon, guys. Yan. So for the moment, guys, dito kami sa Copenhagen, no? Port of Copenhagen. So mag-discharge kami dito ng cargo namin. Yan. So naka-open na yung mga cargo hold natin, yung mga butika natin, guys, nakabukas na yan. So i-discarga nila yan, papunta na yan doon. So siguro, guys, nag-wonder kayo, no, kung ano yung itsura ng bridge natin paggabi. Gusto nyo magkita, guys? Okay, sige. Ipapakita ko, guys. 1, 2, 3, lights off. Yan. Hello, guys. Yan. So yan yung itsura ng bridge natin, guys, kapag gabi. So ito yan siya, guys. Yan. Yan, so ito yun siya, guys, paggabi. Kailangan talaga madilim dito. Walang ilaw na nakasindi, guys, kasi pag may naka-on na ilaw dito, guys, hindi mo makita sa labas. Kaya dapat madilim talaga ito sa loob. Yan, madilim pa natin. Yan, guys. So, ito yung bridge natin kapag gabi. So, pag duty kami dito, guys, no? Ito yung environment dito pag gabi, guys. So, ibalik natin yung ilaw, guys. Uy, yun! Oh, guys, maliwanag na ulit. So, yun, guys, no? Natour ko na kayo sa loob ng wheelhouse natin, yung bridge, guys. And I hope may na-share ako sa inyo. I hope may natutunan kayo, guys, no, sa sinyar ko sa inyo, guys. And nalaman nyo na rin, no, kung ano talaga yung nasa loob ng bridge niyan, kung ano yung mga equipment for navigation na yan, guys. Salamat, guys, no, salamat sa panonood. And don't forget to like, share, guys, our videos, and subscribe, guys. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa next videos natin. So salamat, guys, no? Salamat, and keep safe always. Okay, kita-kits tayo sa next videos natin.
Salamat guys, goodbye.